Sharang, okay, Skyflex, Skyflex muna tayo mga kaibigan. Drop by muna kami dito sa Balita Tindahan because malayo pang lalapay natin. We're going to go to Puerto Galera at imimit natin doon. Actually, namit ko na sila kahapon. Nagkaroon na kami ng konting orientation. Pero mas magandang mismong sa kanila natin marinig kung ano ba yung gusto kong iparating sa inyo. Which is, magkakaroon sila o nag-organize sila. Magdating ko silang estudyante, nag-organize sila ngayon ng trail running or trail race or trail run. And gaganapin ito sa Puerto Galera ngayong August 28. Pero ngayon pa lang is talagang inaayos na lang mabuti yung plano kung paano gagawin ito. This is open for everyone. Sa lahat ng mga mahilig sa extreme sport, nako, makinig lang kayo, standby lang kayo dyan. At mamaya pag namit natin sila, mismong sila magpapaliwanag sa inyo kung ano yung mga nilalaman ng palarong ito. So, dyan lang kayo. And, yun, sama lang kayo sa behind natin to Puerto. Imimit natin dito si Ara at saka si Brian para malaman na natin ang mga detalye sa kanilang trail run. Dito tayo nag-stay last time. Ayan, Casa Marco. Hello! Ayun, buti tumila ng konti. San tayo? Pwede rito. So, dito na kami mag-ano. Magchichikahan. Tatanungin natin sila ng bonggang-bongga tungkol dun sa trail run para mas solid yung information na makuha natin. How are you? Introduce yourselves. Ako po si B1. B2. B1 and B2. Mag-jowa sila. And they have two kids. And naging student ko sila before sa SDI dito sa Calapan. And what a transformation, di ba ga? Alagang kanilang katawan because of sport. And ngayon, they are organizing a sporting event or a sport event na tinatawag natin trail running. Ano ba yung trail running na yan? Ang alam naman natin mga maraton. Alam ko lang mga, ano ba ba? Basta ka naman 100 meter dash. Magandang-ganan. Okay, let's hear more. Ano to? In general? Okay, in general po, ang trail running is one type of extreme sport. Extreme po dahil kasi tumatakbo sa mga bundok. Kumbaga yung fun run dahil bilangin sa bundok. Parang ganun po siya. So, very technical, very, ano po, dapat sanay kang umakyat sa bundok. Dapat malakas yung katawan kasi pataas yung takbuhan. Tapos, memang. Ito kami, mga mad. May ano, diba, parang apat na klase. Ano ba yun? Jungle! Mad! May mga uphill chika ever ba? Bangin-bangin pa po yun. Huwag sasali kung di maroon tumakbo sa kagubatan, toy, at kabundukan. Ngayon, siyempre may mga Asian and everything. Age, ano? Classification or category? Age categories po ay 17 pa ba? And then 18 to 35 to 45, and then 46 and 90. Okay. So ito open for everyone. Kung saan man kayo galing, pumunta lang kayo dito sa Oriente Mindoro. Ilalagay ko mamaya o ipa-flash ko mamaya yung number nila para makontakt ninyo agad because merong cut-off, I think, August 17. Ayun, hanggang dun lang kayo makakapag ng mga mahilig sa extreme sport. Join kayo. And gano'ng kalayo yan? Yung tatlong distance categories po, yung pinakamalapit ay 12 kilometers.
Number 2 is 21 kilometers. Pangatlo ay 50 kilometers. And then, bawat 10 kilometers, para may narinigaw sa'yo kapon, bawat 10 kilometers, may pwede mag-stop at pahinga, and then kumain pa. Apo. Mga ganun-ganung drama, ano? Babali, ang difference, one difference po niya sa panirun. Sa panirun po kasi puro tubig lang yung nasa aid station. Dito po, may tubig, may kakanin, may solid food. Oh. Depende kung anong oras ka abutan sa aid station. Kung gusto mong malibre, sa first station pala matumba ka na. Pagkakain mo. Okay, so nakakatuwa yung mga gani-ganitong ano. So, pwede natin siyang personal invite. Ini-invite po namin kayo na sumali po sa aming event sa August 28, Sunday po yun. Next month na. Ah, ngayong month na to. Puerto Galera. So, kung gusto niyo pong ma-experience na kaibang adventure, racecation, dyan lang po kayo, visit lang po kayo sa aming page, Raging Tamaraw's Adventure Team. Okay, pa-flash natin yan dito. And andito tayo sa White Beach, dito ro magsisimula. Ayun, so pwede natin pasyal kung sa dito magsisimula yun? Apo. Let's go! At makasali. Sumali. Back. Andito kami 2 weeks ago, and then yun. Sarap sa feeling na nakabalik ulit tayo dito. Now, dito magsisimula ang trail run na yan. Saan dito, bossing? Dito po. Ah, dito mismo. Apat ko po, Puerto Galera. Dito po, landmark. Dito po yung mismong art ng race. Yung start and finish dito po mangyayari. Dito yung arko. So, ibig sabihin, papunta sila rito and then ang balik nila dito na. Hindi po. Dito po. Beach run po yung simula dyan. Dito? Ah. Beach run hanggang dun sa bundok na yun. Yung bundok na yun yung unang-unang aakyat ng 50 kilometers. Ayun po. Ito bundok na to. So, magbe-beach run sila pa ganun. Pasok, papuntang kalsada. Then, bundok yan. Oo. Tapos, from there, yung sunod na bundok, dyan na rin po yung dadaanan. So, ano kayo dyan? Siyempre, i-monitor ninyo, ano? Apo. So, andyan din kayo sa oras sa araw ng labanan, ng Apo. Race. Meron po kaming mga marshals. Yung mga medic tsaka marshal, no? Apo. Meron po kaming mga medic tsaka marshals na i-deploy sa taas ng bundok para masigurado yung safety ng lahat ng participants. So, kailangan talaga ritong sasalis, yung ano, ready ka sa ganitong bakbakan. Hindi pwedeng, ano lang, marunong ka lamang mag, ano, is join na. Kailangan is hasaka, no? Yes. Or well, train ka ng mga tourists, ano, oo. Doon po ganun. Sa, ano, yung shortest distance po, yung 12 kilometers, nirecord din po namin na at least tumatakbo ka kahit paano. Or may experience ka talagang tumakbo kahit mga 10 kilometers, 12 kilometers. And then regular yung training mo talaga dapat. Oo. So ito ba kinakailangan talaga running? Pag nahuli ka na, kagaya sa mga ano, sa mga Olympics, pag medyo nag-walking ka na, ano na, disqualify. Depende po kung aabot ka sa cut-off. Kasi yung May time limit po. Dinesign naman po namin yung cut-off niya na makaka-finish kahit beginners. Mm. So, kayo na po yung mag-decide kung gaano kabilis yung pacing nyo. Oo. Basta aabot kayo sa kato. Kung saan kayo magpapahinga. Di ba pwede kapitin ka kanyo? Papagod ka agad. Siyempre, pitik-pitik lang. At siyempre, huwag kayong ano. Siyempre, meron itong entrada or entrance fee. Magkano'ng kanilang ano dito? Sa 50 kilometers po, yung pinakamahaba is 3,500. Sa 21 kilometers ay 2,000 pesos. And then, sa 12 kilometers po ay 1,000 pesos. And doon kukunin nyo kanilang bonggang prices. Tama ba ako? Apo. And then yung pong tatlong distance categories po na yun, may kanya-kanyang cut-off po yun. Yung pinakamabilis, yung 12 kilometers, yung pinakamaikli ay 5 hours. So 5 hours kung tatakbohin yung 12 kilometers hanggang makabalik ka dito. And then yung 21 kilometers ay 8 hours. And then yung pinaka-brutal, yung pinaka-mahaba, 50 kilometers, is 17 hours. Mm-mm. So yun po yung cut-off niya. So magsisimula yun dito ng 3 a.m. So, dapat makabalik na sila by 8 p.m. Haba din. So, this is the first trail run dito sa Puerto Galera. First ba yan? First po sa buong Mindoro. Ah, sa buong Mindoro. Pwede pala sumali yung mga bikers. Malalakas ang stamina ng mga yun eh. Ay, oo nga. So, sorry na kayo. Ang mga detalye sa kung paano yung may huhulog ang inyong... Is it called entrance fee?
Registration fee po. A registration fee. So para sa mga detalye mga kusan nyo pwedeng hulugan entrance fee, panoorin natin to. Okay, so excited ako. Pwede bang magsimula na tayo ngayon? Worry ako yata. Ano lang, mga 100 meters ihikaos na. Ihikaos. Hingal na. Okay, at this point, isasamahan nila tayo sa isang, ano na, isang sponsor nila na magpo-provide sa atin ng isang bonggang-bonggang stay dito sa Puerto Galera, ang Atlantis Diving Resort. Tama ba yung name ko? Atlantis Diving Resort. At sakita ko pala, ang ganda, parang may Mediterranean motif, na Caribbean motif. I'm not sure really about that, but it's really a gorgeous place to be in. So, punta na tayo. Now na. Mm-hmm. Kasi mas safety yan doon. Kasi mabayad na kayo ng 50 safety na. Park daw muna kami dito. Tapos lalakarin namin because may ginagawang karsada. So, yun. Hindi ko alam kung gano'ng kalayo yung lakarin na yan. Mare, ang nalok ni Brother Tisoy. Ni Brother Tisoy. Sa mga gustong mag-tour. Yan si Kuya. Ano yung kanya? Papakita mo na yun, parang tikit. Okay, let's go. Okay. Di. Bakbak? Oka na to, oka na. May dala ka ano mamaya? Hindi, oka na. Anong bala? Okay, ano masasabi mo? Wala. Ha? Wala po, buhol. Ang bait nung nag-guide sa atin. May abahara kayo ayaw eh. Turistang mangyan. Na-turistang mangyan. Under construction yung way papunta roon. So kailangan iwan ng car sa parking. And then maglalakad tayo ngayon. Lalabas tayo ng beach. And then turn to the left. And then yun na daw, Atlan. So this is Sabang. Last time sa White Beach tayo. This time is dito tayo Sabang. At mas ano doon dito, mas grab doon nightlife dito. Sabi lang, tingnan natin. Tingnan natin nightlife. Kaya si Kuya yung tour sa atin. Kuya, thank you! Oh, dito na kayo na. I-refer na lang namin. Si Tisoy, yeah, Tisoy. Ako ba yung number niya? Oo, yun. Si Tisoy. Okay. Dito na kayo dumaan. Andito na, shortcut na. Dito, shortcut na. Malapit na di Atlantis. Diretso, tapos kanan, kaliwa. Salamat kay Tisoy. Yan na sila. Ito? Ilong na ito sa gabi. Ito na sila, sabi mo. Ito na, dead bar and disco. Bilis ko tayo mamaya next. Tingnan natin mamaya. Kinikilit ako ng liwanag dito sa gabi. Thank you. Papamasahe ako mamaya ko, ano ba ka? Oo, oh, yan. Kaya ayos sana kung na-adretso lang sa yan, ano? At ayos sa dito. Pwede ba lang tayo?
Hmm? Atlantis. The breakfast start, you can have your coffee from 6 a.m. and you can have your breakfast from 6:30 a.m. until... Or otherwise, you can also arrange a fun dive for you where our dive master will be the ones gonna be teaching you how to dive during the swimming pool. How much does it cost? I'll get back to you regarding the prices, sir. Okay, so banatan muna natin ito and kita kasi ulit tayo later pag nag-room tour na tayo. Okay, kain muna kayo busa. See you. What Hi, my name's Andy. Hi. And my staff. Where are you from? I'm from California. Oh, okay. Not so far this away. What? This is Stark. Stark is our family dog. I mean, what? Not the business dog. He's a Siberian Husky. A Siberian Husky. He's very friendly. Is it okay to talk to him? Yeah. He's rare. He's very friendly. In a few minutes, we're gonna tour around. Sure. Yeah. Have a look around. Let me know if I can do anything. Yep. I'll see you later on. Thank you. Okay. Take care. Bye-bye, baby boy. Is it a boy? It's a boy. Start tayo. Let's start the tour right now. Ano mga saan mo sa kwarto? Ganda. Ganda, ganda daw. Okay, dali, start tayo here. Ano yan? Sir, punta muna po kami. Likod, likod. Tawag na lang tayo. Okay, so... Talikod. Start tayo ngayon, tour natin ang buong Atlantis Dive Resort. At syempre, start tayo dito sa baba. Poolside first. Charam. Oh, ito is rooms na rin to. This is more expensive. Kesa rin sa main. Doon. Oh, okay. But this is a perfect place for those who would like to swim. And so totoo ang ganda ng place. Cool na cool. Tapos may katabi ka pang parang Nipah hot or something. We have spa. Ang spa is where? Spa. There. Ayun ang spa. Visit natin ang diving shop and souvenir shop and yun. And meron na rin sila mga ano, for diving. Eto na rin. How about yung rental? Diving gagawin. Rental ha, dun po sa kabila. Ang rental si dun sa kabila. So for those who would like to dive, merong rental area dito. Halika, punta na. Ay, may mga ano, pag dito. Ito mga ano nila, equipments for those who would like to dive. Magkano usually charge? Ito niyo po,
kung certified diver na po kayo or hindi ka certified diver. So kung talagang masasabihin lang na nagda-dive tayo, hindi ka alam. Apo. So what proof? Certification. Certification card. Okay. So walang ano for amateurs? Nagsta lang lumoblob. Nagalang po. Yung tinatawag nating basic diver program. So swimming pool session, then ocean. Merong konting classroom session. For example, kagaya ko dito marunong lumangoy. Yes po. Applicable po yung ano, yes, basic, ano? Basic diver program. More or less around 4,000 something. Okay. Pwede. So mag-ipon na kayo. Okay, so this is the bar? Mini bar. Mini bar? It's all like 50 bar. Ngayon, pupunta na tayo sa ating room. Let's go, 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 go. Thank you! Sige po. Thank you. Thank you, sir. Dito ang room. Saan yung room? Ajan na? Okay. Nalikaw tayo. Dito ang entrada. Ano dito ang susi, oh? Oh, yan. Oh, yan. Meron ditong terasa. Veranda. Ayun. Andun sila pa. Andun sila. Oo nga pala, hindi sa plan. Pwede lumipad. Okay, tingnan natin. Kabila. Ha? Kabila, pamilang pihit. Tine? Yan. Yes. Okay. Wow! Ganda! Okay! Basta tayo dito! Meron dalawang bed. How do you call this one? This one po, bunk bed? Mga ganun ganun eh, oo. Bunk bed. Ito mga nagpapaganda. Di pa alam naman ninyo na gusto natin mga kahoy-kahoy. And then sa ating left, yan, yung kabilang kwarto po yan. So, kung pareha silang nagkasama. So, pwede lusutan. Lusutan, oh, yun. Pag mag-pamilya, family convert. Pwede pang lampasan. And this is the king-size bed. Sarang! So, syempre dito tayo. Kaya lang, malapit sa CR. Kaya doon kayo. Kaya kami. Kaya din kayo. So, meron tayong television set. Sink. Kompleto, so dito rin yung shower. Ay! So walang tayo pang shower! So... Yun. So pag naligaw ako ng hubo dito, kita ninyo ako. Ano naman yun? Mas dito pa namin. Ayan, so... Walang cover sa talaga ito for ano... private moments. So ideal for ano? Ideal for couple and maybe... two kids, yun, ganun. Or yun, kung check-off sa mga kasama ninyo, hindi go. Para-para, so this is the toilet. Alright. And yan, yun ang inibibigay ng mga cool feeling. Yung banig-banig sa taas. So meron silang mga freebies. Gentle soap. Gentle soap. Meron silang... body cream. Cream. Ah! Oh. Meron silang... charang... shower gel. And then another kompletong set. Personal conditioner. And... shampoo. Charang. Charang! Ayan. And then meron silang blower. Ayan. So... they also provide two towels. So okay, wala ka na masyadong poproblemahin. Ang poproblemahin nila lamang is food. And kung saan kayo papasyal mamaya pag medyo sumapit ang gabi.
Dito sila restaurant. Ano yung natin kanina? You can dine here. Meron silang ano. Yung kanilang restaurant. Pwede kayo doon mag-dinner, pwede kayo doon mag-lunch. And free breakfast would be doon din. Okay, doon din natin, doon din tayo kakain bukas ang umaga. So, there you have it. Mga barangay ng ganda. Kasi ano siya, siyempre hindi yung conventional na nakikita natin ng hotel. So talagang ano, may beach feel. Ganda. I think I will enjoy my stay here. Kung gusto nyo sa magandang place, ang ganda ng restaurant, ang linis, kumpleto ng mga amenities, dito kayo sa Atlantis. Bonggang-bongga. And I would like to thank the owner-manager of Atlantis, and of course, kay Brian, kay Ara, at saka ni kanilang mga kasama. Kanilang, sa buong organizing team ng 2022 trail racing or trail running event. Ayun. And sana sumali kayo sa kanilang competition na ito. Just contact the following numbers for details. Okay, magkakakala, sama pa rin kayo sa aming campon. Okay, so meron din sila dito mini bar. Huwag yung kuha ng kuha ko, oy, at kasama yan sa bayarin. Charang! Ayan, may price list sila dito. Pag gusto nyo banata ng mga laman. Charang! And ito nga pala, nabanggit din niya is mala Flintstones na kalagay doon sa my door. And tanong na rin natin sa kanya. Anong baka namatay? Ferdinand. Itanong natin kay Ferdinand, yung mga pwede pa namin ano, yung mga activities pwede gawin dito sa dagat. Dito sa tapat nila. Next excursion. Okay. May mga excursion. Kumbaga may papabook kayo ng excursion. Merong tayong west side, east side na pupuntahan. Where you could see the Tamaraw Falls, you could see the Ponderosa, and then the White Beach also, and then the Mangyang Place. Pwede niyo makita doon. Sa pinakamagagandang resort dito sa Puerto Galera. Huwag kalilimutan mag-check in po, nandito rin lamang kasi Puerto Galera, Atlantis Dive Resort dito sa Sabang. And sa mga gustong sumali, sa mga mahilig sa extreme sport, huwag na magkalilimutan lumahok dito sa trail running o trail run dito sa Puerto Galera na gaganapin sa August 28. Sali na! Sa maraming salamat yung patuloy magsama sa akin bawat campus. This is your friend Roberto Sayari, kutuko sa imasang tabuhay lahat ng Pinoy's sa mga sulok ng World Dermatology pa more and more and more. Thank you!